Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 26, 2022. Ayan, so buti na lang nag-close ng green yung ating market. So medyo bumawi tayo after ng second half ng trading natin. So hindi ko napansin kung nagkaroon ng magic closing kanina. Pero very good, 6,752. Makikita mo naman, bumabalik ulit tayo dito sa taas ng box na ginuhit natin kahapon. So very good yan, isang magandang pangitain. Although nakita natin ngayon yung ating US market parang meron siyang correction, pero mukhang safe tayo kasi di ba meron tayong long weekend. So wala tayong trading day by Monday. So meron tayong holiday. So nag-gain yung index natin ng 0.69%, pero meron pa rin tayong maliit na net foreign selling, negative 85.79 million, yung nabasa natin kanina na pinaka-summary po ng ating blue chip indices naman. Okay, so ito yung mga trending stocks natin for today. Reviewin natin. So si ASN, so alam mo na yung pinaka-main reason is yung may black sale sa kanya, di ba? Meron siyang investor na lumabas. And then nagkaroon tayo ng gap down kasi 5% discount yung ano eh, yung ginawa. Pero kanina umaga, umabot pa yata siya ng 7 or 8% buy nakita natin. So nag-close siya with a 6% na loss. Ayan. So ganyan talaga pag nagbebenta po yung mga investors natin, doon sa price kung saan nagbenta yung malaking investor, doon naman siya bumabagsak. Okay? So SPNEC yung pumangalawa, so hindi naman masyadong gumalaw yung price. Pero siguro, ang pinaka-noted na na-retweet natin kanina is ongoing nga po yung ating stock price offering. So sabi nga natin, pag nag-stage siya dyan sa current price level niya, very interesting yung pagbili doon sa kanyang stock price offering kasi meron tayong discount na 8%, 9% ba? Yung nasukat natin sa kanya kahapon. And then si EEI, so natutulog to na matagal. Finally, nagising po siya. Si SGP natin, so umarangkado pa rin. Tapos si Dito, so marami tayong na-retweet na information sa kanya with regards doon sa ongoing na palitan nila ng ano acquisition si Smart tsaka si Globe. Dito kay Dito natin. So, yun na. Pag-uusapan na. Meron na nakapansin sa kanila. So, siguro magkakaroon na ng investigation naman. Tapos si Balay ni Frutas. So, talagang ito, winner of the week si Balay natin. So, kanina medyo pumitik pa nga siya. So, nagkaroon lang ng konting profit taking. And then, gain pa rin naman siya for the day's trading natin. Okay? So, yun po yung ating mga trending stocks for today. So, yung ating disclaimer guys, yung mga bago po dito sa ating trading channel, gaya ng sabi ko sa inyo, yung madalas nating sabihin, yung ating review is for education purposes lang. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the mga stocks kasi meron nga pong risk na involved po dito sa ating market. So, double check, triple check mo na lang po yung mga binibili mo na individual na stocks naman natin. Okay? So, punta tayo dito sa ating YouTube channel. So, guys ha, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then, tama-tama, long weekends, aral-aral muna tayo sa ating stock market. So, subscribe ka na lang guys. And then check mo na lang po yung mga uploaded videos or kung gusto mo ng guide. So meron po tayong trading community. Guide lang naman guys. So kung gusto mong sumali, meron tayong mga activities dito sa group na rin. So meron tayong group Zoom, meron tayong mga medium stocks and then meron tayong mga stock picks na ginagawa per week naman. So tingnan natin yung ating lahat ng mga stock. In-scan natin sila. Ayan. So join ka lang dito kung gusto mo ng guide or watch ka na lang po kung nakasubscribe ka dito sa ating mga daily uploaded video. So, wala tayong masyadong individual na vlog sa mga stocks natin. Mostly, mga trending stocks muna yung mga nire-review. So, meron tayo dito yung mga previous na company reviews, mga sample trades, mga basic indicators natin. So, tama-tama po, yung mga bago po na naghahanap ng mga information basic sa investing or trading sa PSE market. So, check nyo na lang to kasama nitong ating fundamentals naman. So, dito sa baba, meron dito tayong mga special na mga topic sa REITs, yung mga long-term investors, tender offer, ano ba yung mga yan. Ayan, so check mo lang yan. And then follow mo din ako guys, Palabi Trader Crypto ko to. So kanina meron tayong post. So cats and dogs, bago nating play, move, and earn na review dito. So meron tayong mga NFTs na nire-review dito sa crypto channel natin. So check mo na lang yan. Facebook account, Palabi Trader. So follow mo lang ako dito guys ha. So may mga ano pala yung sa YouTube natin, 'di ba? May mga lumalabas doon na ano, picture natin doon. So ingat po kayo doon sa ano, mga nagda-direct message sa inyo. Hindi po ako nagda-direct message. So yung mga nagtatanong, siya ang sagot ko, pero yung
ako mismo yung magtatanong doon sa mga tao. Ingat na lang po kayo ha, so baka ma-scam po kayo. So hindi po tayo nagda-direct na nagtatanong sa mga followers or yung mga subscriber natin sa YouTube natin. So ingat-ingat po. And then follow mo din ako guys dito sa ating Facebook page. Ayan. So ito yung page natin na official. So check mo na lang yan. Tapos yung article natin doon sa ating Google AdSense or doon sa Money Earners na website natin. So dalawa yung website natin, official website natin sa investing sa market. So meron tayong crypto, US, and then Philippine stocks, itong si Bodega Peak. So andito yung mga latest na articles na ginawa natin. Magkakaroon din tayo ng mga populate, ipapopulate din natin to. So lalagay natin. Marami naman tayong ano, mga basic ideas na pwede pang ilagay. So yun nga lang, 'di ba? Sabi natin, working kasi tayo kaya medyo mahirap yung time natin. So check mo na lang po yung ano, mga uploaded na articles natin. Kung mahilig kang magbasa, ayan, kung sawa ka ng manood sa YouTube, pwede kang magbasa. Money earners is yung mga side incomes natin, guys. So sinishare ko sa inyo. So kung gusto mo din siya, is meron tayong Patreon na ginawa para dito. So double check mo na lang siya. Nandiyan naman sa mga articles natin, yung mga links natin. So kung gusto mo din naman side income, yung nature ko naman dito sa side income is majority or lahat sila is online. Kasi yun lang, di ba, sabi ko, yung magagawa natin kasi nga OFW, wala naman tayo sa Pilipinas para mag-conduct ng personal businesses. So isa yan. So kung gusto mong makaalis sa tinatawag natin na rat race, so pwede kang mag-check na ng mga ginagawa. Actually, marami nang available. Yung nabasa ko na article, meron kay Inquirer yata yun. Meron siya about sa freelancing. Ayan. So yun naman yung nauso sa Pilipinas. Ano yan? US dollar ang sahod dyan. So yung mga mahilig sa mga social media, meron dyan maraming mga nagpapagawa ng mga foreigners. So, pwede rin tayo magkaroon ng ano, side incomes. Ayan. So, check mo yung ating money earners. So, dito yung mga posts natin. So, Globe Telecom. Ito yung sinasabi ko sa inyo na madalas pag-usapan ngayon. Si dito natin. So, titignan ng Philippine Competition Commission to, di ba, PCC, yung terms na nire-reklamo ni dito sa violation ng ano, yung dalawa nating giant telcos. Ayan. So, antitrust regulator said Friday, they will open a preliminary inquiry into a complaint filed by nascent telco player dito natin. Kasi nagre-reklamo nga siya kasi hindi makalusot yung mga tawag niya doon sa ating Smart at saka Globe. Hindi man lahat, majority yata. Eh, ito naman si Globe saka si Smart, nagre-reklamo din. So may mga international calls daw si dito natin na hindi nababayaran. So siguro, nagko-connect sa kanila, so natatrack yun ni Globe at saka Smart natin. Yan. So magandang tingnan yan. So yung development nila by next week. SEC, so was ordered by DNR. So meron siyang fine dito. Environmental compliance certificate. So ito yung summary ng indices natin. Meron tayong net foreign sale. Maliit lang naman siya. 85.79 million. So medyo malaki yata yung ano, turnover value. Tapos ang panalo ng finance, ayan. So may marami tayong articles sa retweets with regard sa mga specifically galing kay Colyon eh, yung sabi niya na okay yung mga finances, especially ngayon tumataas yung interest rates, di ba, bangko. So mataas yung kikita nila sa mga interest, di ba? Tapos tayo na ano no, alit ng ano ng earnings natin sa kanila, less than 1% lang. So mining ang pinakamababa pa rin ngayon. So tulog yung mga miners natin, negative 0.73%. Finance at saka property yung winners natin for today kasi bumawi si Ayala, di ba? Nakita natin. MWC, second quarter, slightly below call estimates. Pero ang sabi naman last time is okay naman yung earnings ni, ano, ni MWC. ASEN, so ito na, ha? Yung pinaka-reason po natin. Although may nakita ako na ano sa PSE Edge na may mga buying ng ano shares si ano ASEN natin. Pero slump after UPC Renewable, yung isa niyang investor, sold 284 million shares of ASEN at 8.20 pesos per share. Actually naman, okay yan. So di ba? So normal yan. Reaction ng market natin. Tapos yung ano naman yung meron namang good side yung ano yung pagbenta nila ng shares, di ba? So pagdating kasi yung December, di ba, pinag-usapan natin nung nag-review tayo kay SEC yung
public float na 20%. So makakatulong yan para ma-distribute yung ano, mga shares ni ASN natin, di ba? Kailangan kasi 20% yung public float natin. Consumption trends up amid reopening. Tapos bank show strong performance in second quarter. So si BDO, marangkada. Hindi ko nakita si ano eh. Si Metro Bank yung ano, yung bet ko dito sa, ano, eh, sa banks naman natin. Tingnan natin to, article ni Cole. Tapos si Charlie Munger. So anyway, pinost ko lang to. So check niyo na lang po kung okay siya. So alam niyo mga investing legends yan. So sinusubaybayan natin. So with US inflation at 40-year high, Fed Powell to hammer home inflation fighting message. Yeah. So mukha may review na naman sila. Rare Dennis Uy interview with Bloomberg. Yeah. So check nyo to guys kasi ang parang balak ano, para makabayad sa mga utang si Mr. Dennis Uy, part ng mga companies niya sa Phoenix Petroleum, sa PHR, sa pa ba? Sa Tugo, Tugo na benta na yata kaya SM yun. Kay ano, kay doon sa ating ayan, kay dito. So part niyan is gusto niya ibenta para makabayad siya sa kanyang mga utang. So basahin niyo yan guys, especially kung investor ka ni dito naman natin. Okay? So Robinsons Group, GG Group, no, call them Gokongwei Group. Ayan. So meron siyang article diyan. Hot money outflow in July, House Panel okays new tax measure to yield 75.2 billion revenue. And then Department of Energy Chief vows to settle malampaya deal within the year. Banking sector strong performance. AGI form a double bottom pattern. Tapos, ay, ito pala yung ano, yung, eto guys, so, check nyo na lang. So, anyway, nagkopare mo mag-decide yan kung so, pasukin yung mga play to earn games. Pero anyway, information lang naman yan. So, check na lang po yung ating blog. Fiber Internet Provider ICT Converge has once again taken the top spot on Netflix Speed Index. Tapos ito yung summary natin kapo, di ba? Medyo may premonition na maganda sa market natin. Although nung umaga, hindi siya maganda eh. So kasi yung ating US market, meron siyang consecutive na up move. So Nasdaq 1.67, S&P is 1.41%. Pero ngayon, nakita natin, medyo bumababa siya. Ayan. SSP, galing kay 2TradeAsia natin. Stress products are not covered under OMB, BSC. Formalizes asset swap with Meta. So ito yung pinaka-catalyst natin sa kanya kahapon. SPNEC, board approved the purchase from ASN of 118,919 shares in Solar Philippines, di ba? So ito na yon, isa to sa mga disbursement ng ano ng mga shares ni ano ni ASN para ma-meet natin yung ating 20% na public float sa kanya. Ayaw ko lang ako considered to, pero parang ganun kasi manggagaling kay ASN, di ba? Globe plans to use sodium nickel batteries for its core networks. ACR prepares up to 3 billion STCP float. Stock rise offering, so ongoing yan. Tapos, Meralco starts work on solar project. LBC swings to nearly 132 million net loss. So, lugi siya. And GMA, hindi ko alam kung maganda to kay GMA. So, pero yung mga employee niya, maganda kasi have agreed to release the biggest bonus in history that a broadcasting company will give to its rank and file employee. So, mabibigay ba siya ng shares sa mga tao niya? So, first up, profit of Agrinurture is wilted by mobility restrictions. Hindi rin pala siya maganda. So, ito yung mga kahapon na narinig na rin. Tapos ito guys, August 29, so wala po tayong trading ha. So, na-post na natin. National Heroes Day po natin by Monday. So, Tuesday na tayo ulit magkikita-kita dito sa ating mga stock trendings review. Okay? So guys, yung mga bago dito sa ating trading channel, as usual, or yung mga gustong magkaroon ng trading community, gusto nyo ng guide dito sa ating PSE market, mga meetings, meron tayong mga selection ng stocks na minomonitor naman. So, pwede mong i-check to guys yung ating Patreon channel. So, meron tayong membership. So, check mo na lang po yan kung gusto mo magkaroon ng guide dito sa ating PSE trading and investing naman. Okay? So, check mo na lang po yan. So, refresh ko lang to. So after second half, bago tayo magkaroon ng pre-close, doon na bumawi si ano si PSE natin. Gawa ni GGS natin. Ayan. So medyo nag-upsurge siya, no. URC umakyat din si BPI. Ayan. So BPI, BDO, Metro Bank. Ayan. So sila yung mga humila sa ating pinaka dito sa ating finance kasi malakas yung galaw.
Tapos ang humila naman sa other side, tingnan mo ah, nag-drop pa si ASN ng ano niya na 6%. So Globe down siya, ACAP. Ayan. So marami din tayong down. So halos 50-50 nga yung ano eh. Mas marami ng konti yung ano, gainers ng market. So minus 85 million net foreign selling po tayo. And then meron tayong traded value na 5.27 billion, 0.68% yung gain nga natin. 6.7 yung close, and then dami ng foreigners. So 61% and then 39% yung local. Siguro ito yung ano, transaction kay ano, kay ASN natin kanina. Okay? So tingin tayo dito sa pinaka-summary ng ating chart. So actually very good yung pinapakita po ng ating market. So ayan, medyo good vibes tayo. And then okay yan kasi good vibes yung long weekends natin kasi nag-green yung ating market. Ayan. So nandito lang siya dito sa previous na area na ating channel. So actually bullish nga yung market natin kasi bumalik na tayo sa bullish niya na side kasi meron tayong higher low formation. Tapos medyo maganda rin yung ano, yung galaw ng ating pinaka RSI. Ayan. So ganda ng galaw ng ating market. Tapos hopefully ganyan pa rin by next week, no? Hindi pa rin ganun kalaki yung mga foreigners na lumalabas naman sa kanya. Hopefully, masustain natin. Tingnan natin yung ano, baka kasi sundan natin by Tuesday kung ano yung ginalaw na Friday. Or rather, sa Monday na siguro tayo magkakaroon ng clue dito sa ating US market. So kung meron silang correction ngayon, hopefully by Tuesday, kasi para magkocorrect siya, nagde-drop yung futures Dow ng S&P sa Nasdaq natin. Hopefully, kung mag-down siya ngayon, by Monday kasi kung wala namang holiday doon sa US, mag-rebound siya para pagdating ng market natin by Tuesday, at least hindi ganun kalaki yung impact sa atin, di ba? Kasi para mag-close nga sila ng red for today. So Europe medyo namula. Dito sa bandang Asia, mix naman tayo. Pero mas marami yung ano, mas marami yung green dito sa bandang Asia. So wala naman tayong, actually wala naman masyadong negative news sa ano, global market. Yung interest rate hikes pa rin yung madalas na pag-usapan naman. Okay? So Bitcoin, ito medyo hindi pa rin siya makarangkada. 21K si Bitcoin. Sayang yung 24K. Ang ganda ng arangkada niya during that time eh. Pero hindi niya masustain. So dito lang muna tayo sa 21K. So at least hindi na siya nagbibilo ng 20K naman. Ayan. So mapula lahat ng ano, karamihan dito sa ating cryptocurrencies naman. Okay? So yun lang yung pinaka-summary natin. Yan. So tingnan natin yung ating individual na trending na stocks. So nahin natin si ASN. So laki ng drop niya kasi nga nagbenta ng shares yung ating investor sa kanya. So umabot tayo ng, tingnan natin na, baka ito yung ano, malakas yung selling. Ayan, negative 182 million. So natransact na yung nagbenta na si UPC Renewables natin. Minus 6.84% yung ating loss for today. So malaki din 'yan. Wealth BPI and buyer and then JP Morgan, si JP Morgan pala yung ano, seller natin kay ASEN. Ayan. So wala tayong magawa diyan. Investor na kasi tapos in-announce is gabi, 'di ba? So wala tayong kung may hawak tayo, hindi natin basta makapag-react kasi yung current closing natin mababa pa nga siya doon sa ito kasi yung price niya, no. 8.24 yung ano nung nagbenta ng discount si ano UPC natin. So anyway, for the coming few days, marirates ulit yung MA 100 natin. And then, immediate na resistance natin yung ating gap dito sa 8.29 naman. So, laki oh, ng volume na ano, lumabas. So, bearish muna tayo in the short term. Dito kay ASN po natin. Yan. So, below RSI 50. Tapos, laki. Negative 182 million. Pero may mga nakita ko sa kanya na ano, ito oh. May mga acquisition ng shares yung mga employees natin eh. So ano yata to, parang share parang ano nila, employee stock ownership plan. Yung mga entitlement nila sa kanilang company, so bumili sila. Ayan oh, laki ng binili ni ano ni Mr. Roman Miguel de Jesus, 1.3 million. Pero yun nga, gaya ng sabi natin, in the short term, hindi maganda yung ano nakikita natin kay ASN dahil doon sa investor sentiment. Parang yun nangyari din yata to kay ano, kay Converge ba 'yon? Yung nagbenta din ng shares yung ating investor, 'di ba? Yung kanyang major na stockholder. Ayan, so ganyan talaga pag meron nang bebenta, syempre yung confidence sa mga tao is nawawala din siya. Sumasabay siya kung ano yung sinasabi na price or usually nagiging mas mababa siya after syempre nag-gap down, yung natural reaction ng iba, lumabas talaga kasi malakas yung drop nitong si ASEAN natin for
today naman. Okay? So next natin si SPNEC, gaya ng madalas kong sabihin sa inyo, actually maganda yung ano eh, yung nag-upload siya. Nag-upload si ano. Tiyati na. Kasi nung tinitingnan ko to, hindi pa nag-close yung market eh. So nag-up pala siya 2.42%. Congrats po dun sa ano ah, kasi umakyat siya eh. So ito yung maganda na ano niya na galaw kasi umakyat siya bago ibigay yung ating stock price offer. Pero magko-correct rin yan pagdating ng ating listing, which is September 15, di ba? Yung nakita natin. So up siya ngayon, 335K. So local lang. Abacus call ang buyer and then Abacus call yung ating pinaka-main seller. So gumaganda yung galaw ni ano ah, ni SPNEC. So ibig sabihin, malakas yung ano niya, malakas yung demand doon sa ating, di ba si dati, si Apollo ba yun, nag-stock price offering pero bumagsak. Malakas yung demand dito sa kanya, ano, kasi laki na ng advantage ngayon ng mga nakabili, umabot na siya ng 12%, di ba? So parang dividends kasi ang, parang dividends yung parang effect niya kasi parang nagde-drop yung stocks natin pag dumating yung ex-date. Pero may discount na yung mga bumili sa kanya, di ba? Ng ating pinaka stock price offering. So meron pa rin naman yata until August 30, di ba, yung ating last day. So ewan ko lang kay doon sa mga brokers natin kung mabigyan tayo ng malaking allocation. Pero goods yung nakikita natin based lang dito sa ano ha, sa current na galaw niya, yung future ayan. So kakalculate muna ng mga brokers natin kung ano yung fair value nitong SPNEC natin. So tingnan natin. Very good yung ano ah, naging result ng ano stock rights offering natin, di ba? Ibig sabihin may demand dito kay SPNEC natin. Okay? So yun lang may nakita natin sa kanya, very good. Maganda yung galaw niya for this today. So meron tayong ito si next natin si ay nabuhay na stock, ayan. Nabuhay na stock niya. Ayan oh. So ang ganda no ng setup ni ano. Ayan, tagal niya dito since July, so 1 month na nahuli sa rebound si EEI. Finally, nagkaroon na rin siya ng, ano, ng breakout. Ayan. So tapos, medyo lumampas pa sa MA100. Tapos, meron tayong volume. Ayan. So nalusutan tayo ni ano, EEI natin. So maganda yung galaw niya. So hopefully, meron pa by next week. So 3.67 or 3.6 siguro, pinaka-support. And then, next na resistance is medyo maganda. Mataas siya ng konti kung ilang araw niya pupuntahan ito, mga 4.2 yung ating next na resistance level. So finally, nagtatry na siya mag-breakout dito sa MA100 since 2021. Ayan. So ang tagal din na ipit nitong si EEI naman natin. So tingnan natin ha, kung kaya niya i-sustain yung current na price action. So malakas din yung galaw. Meron tayong 8.12% na gain for today. Minus 3 million no, yung ating net sell. Call up ako sa buyer and then Salisbury call yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, yun lang muna nakita natin kay EEI. SGP. Bago maganda si ano ah. Kahit overbought na siya oh. RSI 80. Pero, ganda na si pa ni ano ah. SGP natin oh. Pabalik na siya dito oh. Sa taas. So, maganda. I-retest natin siguro to no 14.7 ayan. So medyo bullish tayo dito kaya no SUP. Wala naman akong hawak nito guys. Hindi ko na nasubaybayan si SUP natin. Pero magbe-base lang ako sa price action. Medyo ano siya, medyo may karga ng konti yung ano yung price action natin. So hopefully umabot siya diyan sa 14.75 bago siya magkaroon ng malakas-lakas na profit taking. Pero ngayon kasi ganda ng galaw niya oh. Kompleto siya, kompleto Ricardo si ano SGP natin. Maganda yung MACD, RSI at saka yung ating volume saka price action. Ayan. Congrats pa ako, meron pang hawak na SGP. Kasi dati tulog talaga siya eh. 1.92% yung gain, meron tayo 5 million na net foreign buy. Call SB Equity sa buyer and then BCSEC Coyoto yung ating pinaka main seller naman. Ayan. So, buhay na buhay si ano, SGP ngayon. And then, si dito, so, yung pinag-usapan natin kanina, yung price action, hindi naman masyadong gumalaw. Na bumalik pa rin siya. Nag-ano pa rin siya, no? Yung last na review natin, dito yata sa candle na to. Ah, dito sa candle na to, no? So, bumalik din pala siya dito sa MA 20. So, eto lang muna. Immediate resistance is 4.1 or 4 pesos. So isang maliit na trading channel yung current location po nitong si dito natin which is pressure siya ng ating mga news. Below RSI 50. So medyo bearish talaga. Makita mo, hindi siya makalampas. So wala naman tayong price action ngayon, di ba?
Ayan. 0%, meron tayong minus 400K. Net sell, call SB equities yung ating pinaka main seller. Okay. And then lastly, si Balay. Mga kaprutas. So, very good po yung galaw ni Balay ni Prutas natin. Congrats. So, meron pa nga siyang tipik kaninang umaga. Umabot siya na gap up pala siya. Oh. Meron yata siyang sinusundan na trading channel, no? Yung drawing natin last time. Okay? So, yan pa rin naman yung sinusundan natin. Overbought siya, pero strong pa rin yung trend. Very strong pa rin yung trend natin. Tingnan natin by next week kung kaya niya yan dyan sa area naman na yan. So, nag-profit taking na siya kasi malakas yung, ano eh, yung galaw niya kanina umaga. Umabot nga siya ng more than 3%. So, 1% closing. Very good pa rin yan. Okay pa rin. Call AAA yung buyer and then AAA call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Ayan. So, goods. Sakto, no? Sinarado sa piso si, ano, si balay natin and then okay yung ano, mga higher low yung kanya formation. So, marami nga nagsasabi eh, yung galaw niya parang si ano, Mary Mart, di ba? Nung kapanahon ng may, ano, ni Mary Mart. Ano ba nangyari kay Mary Mart? Parang down ulit kanina. Nahirapan si ano, si Mary Mart. Ayan. Si Aldi kaya. Oh, nahirapan din si Aldi. Medyo nag-profit taking siya. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. Balik tayo sa ating PSEI. So, long weekends po tayo ha. By Tuesday na yung ating review. Or mali mo, makapag-review tayo ng ano, blue chips. Kasi meron tayong one day na walang trading sa market. So, overall picture, okay naman si ano si PSEI. So, bantayan na lang natin yung US market. Sinusundan kasi natin yung shape or galaw ng kanilang indices. So, doon tayo nakasalalay sa kanila ngayon, di ba? Plus, tapos na yung earnings natin eh. So, ngayon, yung fundamentals na yung magpapagalaw ng ating market. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So, join ka lang guys ha, dito sa ating membership kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, so meron tayong upload kanina. Check mo na lang yung review. Tapos sa Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, maglalagay tayo ng mga articles for the coming few days. Si Money Earner, sinisipag tayong gumawa. So, meron tayong mga vlog, dalawa yung na-vlog natin for the week. So, check mo na lang yan, yung ating Twitter and then yung Patreon. So, mga gusto ng guide, trading committee. So, pwede po kayo sumali dito sa ating Patreon channel. Check mo na lang po yung ating membership naman sa kanya. Okay? So, yun lang muna. Maraming salamat. Happy long weekends po sa inyo lahat.